siya ang unang nakahuli, sumunod ito. Ngayon, tanungin ko yung enforcer natin, RD, ano ang naging basihan mo? Dahil wala siyang rehistro ng January 2024? O dahil lampas na ng April 14? Alin sa dalawa? May pinakita kang ORCR? Andyan po. Imposible po wala. Mahirap po mag-drive na walang ORCR. Kaya, ang aligasyon mo, walang pinakitang ORCR. Nag-note ka sa ticket. Wala. Wala. Nasaan? Walang nakanote ito. Ay, talo ka, kapatid. RD, yung kanya alibay lang. Mas papaniwalaan natin ito. Without bias to. Bakit, kapatid? Kung walang ORCR, ang ilalagay mo dyan, no ORCR carried. Hindi mo pa masesentensyahan siya kung rehistrado o hindi. Sa simpleng salita, kapatid, hindi ka marunong magbasa ng rehistro ng sasakyan. Pagdating naman sa ormok, kapatid, may problema din sa iyo. Nagpapalusot ka, kapatid. Nilekturan nga ni Congressman Busita ang dalawang LTO officer na nanghuli sa driver dahil hindi nga sila marunong bumasa ng rehistro ng sasakyan. Kahit kasi hindi pa expired, tinikitan pa rin nila ito ng unregistered na umabot sa 12,000 ng multa dahil dalawang beses nila itong hinuli. Kaya naman inaksyonan agad ito ni Congressman Busita dahil malinaw na may paglabag ang mga LTO officer na nanghuli. Narito at tunghayan natin. Good afternoon. Sir, ito ang chief ng Masin, Michelle Sarausa. Ito ang apprehending officer. Si Timon. Siyang humuli. Ito naman, sir, deputy ng Ormoc. Kasi naiwan yun doon ang nakita mo kanina. Ito, sir, naman ang apprehending officer. Si Mr. Biloso. Ah, okay. Okay, sir. Okay na ako nang nakatayo. Hindi naman ito matagal. No? Una, by the way, sis and brothers, no? Nag-record naman po kayo sa... Alam nyo naman, itong atin, sa part ko, advocacy ito. Hindi ito trabaho ng congressman. Pulis pa ako, talagang pag may problema, ay tumutulong tayo. Kailangan alam ng public to, ng taong bayan. Para pag na-encounter nila yung problema, may idea sila. And with respect to our RD, lalong-lalo na siya, abogado, ang pag-uusapan natin, walang private issue eh. Puro public interest, public awareness, no? Kaya mapapansin po ninyo, talagang nagre-record tayo. Para sa pagtutulong-tulong natin, RD, yung mali, mapigilan, wag nang maulit pa. By the way, nag-request ako kay RD ng... whiteboard para mas maganda tayong mag-discuss. Alam ko busy tayo lahat, kaya mas maganda may whiteboard para mabilis, ano. And kung sa palagay po ninyo, especially enforcers, kung sa palagay ninyo ay mali ako, edi kumontra kayo. By the way, RD, for your information po, itong subject vehicle, Japan surplus, ang rehistro niya, makikita natin, RD, new motor vehicle registration. New. So, ang kanyang registration, parang birth certificate ng kanyang sasakyan, 4-14-2023. Ibig sabihin po, April. Makikita po natin, RD, sa official receipt, ito po. April 14. Pareho ang date. Ito ang CR, same date. Ulitin ko, new registration. Hindi ito transfer, hindi ito repossess. Okay. Pero meron siyang plate number. Ang plate number po niya, Juliet Alpha Oscar
4431. Nahuli siya noong March? March 12 po, ng 2024 po. Nahuli siya, RD. First apprehension, RD. March? 12. 2024. Sa Maasin. Apgaw. Leyte. Ikaw ang enforcer. Sumagot ka kung mali ako. Hinuli mo siya ng unregistered vehicle sapagkat hinahanapan mo siya ng rehistro ng January 2024. Dahil nakita mo ang ending plate number niya is 1. Tama? Tama, sir. Ngayon, ang binayaran niya, RD, ng car owner MBUC. Sa MBUC is 2010. 2,000. Good for 1 year. Okay. Tama-tama, maswerte tayo yung RD abogado. 2,000 binayaran niya, rehistrado for 1 year. Ano ang masusunod? Certificate of registration na siya, ang kanyang expiration date will be April 14, 2024. Kasi yun yung kanyang binayaran, good for 1 year. Dahil kung siya ay magre-renew ng January, January, February, March, April, wala pang isang taon. So, hindi ito ang dapat mananaig para sa January. Ngayon, sabihin po ninyo kung tama ako. Dapat magre-renew siya April 14, 2024. At kung ako ang LTO, sisingiling ko siya from April 14, 2024 to January 2025, para ang next renewal date niya will be January 2026. So, correct me if I'm wrong, hindi valid yung pagkahuli sa kapatid natin. Dito nalaman natin na pagdating sa rehistro, ang dapat na pinagbabasihan kung subject for renewal na ba ang sasakyan mo ay yung kanyang certificate of registration at hindi yung last number ng plaka. At some cases kasi, ang lagi nating pinagbabasihan kung anong buwan ba natin ipaparehistro ang ating mga sasakyan ay yung ending plate nito. For example, kung number 5 ang dulo ng plaka mo, meaning sa buwan ng Mayo ka na kailangan mag-renew ng rehistro. Pero yun ay kung luma na ang sasakyan mo. In this case kasi, hindi naman renewal ang nag-uusapan dahil newly registered lang yung sasakyan na hinuli nila dahil Japan surplus nga ito. Kumbaga parang bagong bili yung magiging treatment dito. Kaya nga nakalagay sa date ng CR nito ay April 2023. Kaya naman nung hinuli ng LTO yung driver nung March 2024, ang naging assumption nga niya ay expired na ito dahil number 1 nga yung kanyang ending plate. Dahil akala nga niya dapat nung January 2024 nakapagparehistro na siya. Pero ang pagkakamali nga ng enforcer dito ay hindi niya tiningnan yung date ng CR na April 2023. So dapat sa April 2024 pa ang expired nung kanyang sasakyan. Ang isa pang ang magpapatunay dyan ay yung binayaran niyang 2,000 sa MVUC na good for 1 year. DMTB, paano pala ang mangyayari sa April 2024 kapag nag-renew na yung driver? Babaguhin ba ang ending plate niya at instead of 1 ay papalitan na lang ito ng number 4? Hindi guys, bali ang gagawin na ng LTO dyan ay sisingilin na lang nila yung driver ng good for 9 months na MVUC para lang maitapat sa January yung next renewal niya. Bali from April 2024 to January 2025 na lang yung babayaran niyang MVUC. Sa case na to, magiging 1.5 na lang yung amount. Kaya kapag nag-renew na yung driver sa January 2025, ang next renewal na niya ay January 2026, which is tugma na sa kanyang ending plate na number 1. Sila ay may
may event na dapat daluhan. So ang ano niya, para hindi naman sabi sa Kabisayan, hassle. Para hindi hassle, masakit sa kalooban niya, nagmulta siya ng 12,000 peso. Unfortunately, nahuli uli siya. Siya ang unang nakahuli, sumunod ito. Okay. Kailan siya nahuli uli? April 29, 2024. Dahil ang sinasabi mo rin, malamang sa malamang, bakit wala siyang rehistro ng January 2024? O kaya naman, ang iniisip niya, RD, lampas na ng April 14. Oo. Kaya expired siya. Pwede rin dito, sir, sa uno. Ngayon, tanungin ko yung enforcer natin, RD, ano ang naging basihan mo? Dahil wala siyang rehistro ng January 2024? O dahil lampas na ng April 14? Alin sa dalawa? Sa pag-apprehend, yung pag-apprehend ko nito, sir, wala kasi napakita siya na ORCR. Kaya may pinakita kang ORCR? Sir, sa absence po ng plate number nyo, kasi may lapses kayo, di ba? Matagal yung binibigay nyo yung plate number. Wala akong matibay na dala-dala po lagi sa sasakyan. Hindi, nung mahuli ka. Andyan po. Imposible po wala. Mahirap po mag-drive na walang ORCR. Kaya po. Nga, kaya nga, pinagharap ko kayo. Okay, ipagpalagay para without bias, RD. Ikaw, abogado ka. Ang aligasyon mo, walang pinakitang ORCR. Nag-note ka sa ticket? Wala. Wala. Nasaan? Walang naka-note ito, sir. Ay, talo ka, kapatid. Wala. RD. Kuhang ka. RD, yung kanya, alibay lang. Mas papaniwalaan natin ito. Without bias to. Bakit, kapatid? Kung walang ORCR, ang ilalagay mo dyan, no ORCR carried. No, carried. Hindi mo pa masesentahensyan siya kung rehistrado o hindi. Oh, nagpapalusot ka, kapatid. Medyo sablay nga yung pangalawang LTO officer na nanghuli sa driver dahil nakalimutan niya na dating pulis si Congressman Busita, kaya alam niya kung nagpapalusot lang ba ang isang tao. Kaya naman sa puntong yon, pangitang-pangita na nagsisinungaling nga yung enforcer na to dahil hindi naman siya nag-note ng no carried ORCR dun sa ticket. Kaya maganda rin ang RD, abogado. Yes, ko. Oh, alibay yung sayo. Now, sa simpleng salita, kapatid, hindi ka marunong magbasa ng rehistro ng sasakyan. Pagdating naman sa ormok, kapatid, may problema din sa iyo. So, anong problema? Yung 12,000 pesos, alam ni RD yan, hindi katulad sa restaurant, pag sobrang bayad mo, re-refund mo. Sa LTO, hindi. Nasa kaban na ng bayan to eh. Ayaw kong sabihin sa iyo na magbayad ka sa kanya. Kasi wala ako sa posisyon. Eh ito, bilang advocacy, RD, ako ang nagbibigay ng 12,000 sa katulad niya. At bilang advokasiya, si Congressman Busita nga muna ang magbabalik ng 12,000 dun sa driver na para sa akin hindi birong amount, kaya talaga naman nakakataba ng puso ang sakripisyo na ginagawa na ito ni Congressman. Ang request ko naman kay RD, with all due respect, aksyonan po ninyo ito. Maghihintay kami kung kailan maaprubahan na ma-refund yung 12,000 pesos. Sir. Pangalawa, RD, ikaw bilang abogado, alam mo yung ating dalawa na tao may administrative liability. Yeah. Kayo po ay may kapangyarihan na base sa dokumento yung ating tao, kakasuhan ninyo. Tama po ba ako? Yes, sir. At malinaw sa dokumento, whether may complaint siya o wala, administratively, pwedeng magbigay ng sanction ang LTO. Tama po ba ako? Doon naman sa kapatid nating enforcer from Ormoc, ganun din, RD.
sampahan po natin ang kaukulang kaso para magkaroon ng administrative sanction. Sa case na to, iminungkahi nga ni Congressman sa Regional Director ng LTO na sampahan nga ng kaso ang dalawang officer na ito. Nang sa ganon, maging leksyon ito sa kanila. Tayo mga kapatid, walang personal issue dito. Ang gusto lang natin, yung mali may tama. Kasi kung hindi natin gagawin RD, mawala ng pagbabago. Parang okay na lang. Ito, very clear. Binibigay na sa'yo ni RD yung lisensya. Wala ka ng problema sa ormo. Cleared ka na. Sila nang bahalang magbigay ng administrative sanction. Alvin, bigay mo yung 12,000. By the way, for your information, RD, sabi nung nagko-comment sa Facebook and YouTube, ba't daw pinakikita pa namin yung pagbibigay ng pera? Sa katulad niya, ang explanation po dyan, kung hindi natin ipakita yan, sasabihin nung iba, bakit hihingi pa ng tulong kay Congressman Busita? Wala din naman pala. To encourage motorists na pag may problemang katulad nito, tawag lang at kami ang bahalang magtakip nun danyos. But it doesn't mean na binabaliwala natin to. Doon naman sa part na pinapakita ni Congressman yung pagbibigay ng pera sa mga tinutulungan nila, kaya nila ginagawa yon is para i-encourage yung ibang rider o driver na alam nilang may mapapala sila kapag humingi sila ng tulong kay Congressman Busita. Hay nako mga Pinoy nga naman oh, parang hindi na worth it paglingkuran. May magawa ka mang tama o mali, may masasabi pa rin talaga sila. Anyways, mananaig pa rin naman ang kabutihan, kaya mabuhay ka Congressman. Naway marami ka pang matulungan.